sa niklor na lumang bote. Ang ating tatalakayin sa bidong ito ay tungkol sa isang lumang bote na ito na ipinakita ng ating ka-TH na si Junmark Dominos. Wala siyang gaanong ibinigay na detalye tungkol sa lumang bote na ito, kaya hindi natin alam kung saan niya ito nakuha. At wala na rin akong ideya kung ano ang nais niyang malaman tungkol dito. Kaya ang nasa aking isipan ay maaring may dalawang bagay lamang na gusto niyang malaman. Una ay kung meron bang halaga ang lumang bote na ito. At ang pangalawa ay kung ito ba ay isang marka na ginamit ng mga sundalong Hapon sa pagmamarka sa kanilang itinagong kayamanan. Umpisahan natin sa unang bagay kung ang lumang bote na ito ay meron nga bang halaga. Sa larawang ito na kinuha ni ka-TH Junmark, may nakatatak sa katawan nito na Sunny Chlor. Dito naman sa ilalim na bahagi nito ay nakatatak ulit ang Sunny Chlor at sa gilid nito ay ang San Francisco Crown Products Corporation. Base sa aking pagsasaliksik, ang lumang bote na ito ay pag-aari ng mga Amerikano. Ito ay dahil sa tatak nitong San Francisco na isang lugar sa Amerika. Ang Crown Products Corporation naman ay ang pangalan ng kumpanya na gumawa sa produktong ito. Ngayon, ang tanging dahilan kung bakit ito napadpad dito sa Pilipinas ay dinala ito ng mga sundalong Amerikano bilang food supplies noong nakalipas na digmaan. Kaya hindi ako magtataka kung may mga ka-TH tayo dyan na makakahanap na rin ng kapareho ng lumang bote na ito. Ngayon, bilang isang napakalumang bote, meron ba itong halaga ngayon? Sa Amerika, ang lumang Sunny Chlor na mga bote ay isa ng vintage o antigong bagay, kaya maraming mga Amerikanong kolektor ang interesado na bilhin ang mga ito. Pero ang halaga nito ay nakadepende sa itsura at kalumaan nito. Sa itsura ng lumang bote na ito ni ka-TH Junmark, masasabi ko na maganda naman ang pagkakatago nito. At sa kalumaan naman nito, masasabi kong ito ay nasa 1940s. Ang kumpanyang Sunny Chlor Crown Products Corporation ay nag-umpisa sa taong 1930. Kaya ang kanilang pinakalumang boteng na ilabas ay nasa mga taong 1930s at ang mga ito ang siyang may mataas na halaga. Ang mga 1930s na lumang bote na ito ay umaabot sa halaga ngayon na $35 to $40 o nasa 1,700 to 1,900 pesos ang bawat isa. Pero ang lumang bote ni ka-TH Junmark na ito kung saan base sa aking opinyon ay nasa taong 1940s, ang halaga nito ay nasa $10 o 500 pesos ang bawat isa. Ang ikalawa naman na posibleng tanong ng ating ka-TH na si Junmark ay kung isa nga ba itong marka na ginamit ng mga sundalong Hapon. Dapat mong malaman na ang mga sundalong Hapon ay madalas gamitin ang mga bagay sa pagmamarka na pwedeng tumagal sa mahabang panahon. At ang mga bote ay isa lamang sa mga bagay na ito. Ngayon, maaring ang tanong mo ay paano napunta sa kamay ng mga sundalong Hapon ang mga buting ito na pag-aari ng mga sundalong Amerikano. Ayon sa aking kakilalang sundalong Hapon, kung darating ang food supplies ng mga Amerikano, meron silang mga eroplano na naglalaglag sa mga ito. Ang mga ito ay nakasilid sa kahon na gawa sa kahoy at syempre meron itong parachute para dahan-dahan ang mga ito sa pagbagsak. Maliban sa kanilang hukbong sandatahan, sila na rin ay naglalaglag ng mga food supply sa lugar ng mga apektadong residente o sibilyan. Dito na ngayon pumapasok ang mga sundalong Hapon na walang makain. Sila ay nakikipag-unahan sa mga sibilyan at kanilang dinadala ang mga ito sa kanilang taguan. At pagdating sa mga bote,
ay posibleng ginamit nila ito sa pagmamarka. Kung ang lumang bote na ito ni Ka-TH June Mark ay isang marka, masasabi ko na ito ay nagbibigay ng isang direksyon dahil sa buong buo ang itsura nito. Ang ulo nito ang maituturing natin na pointer nito o nagtuturo sa tamang direksyon. Summarize lang natin ang aking buong opinyon sa lumang bote na ito ni Ka-TH June Mark. Kung ito ay kanyang natagpuan sa isang lugar na parang itinapon lamang, maaring ito ay tinapon ng mga sundalong Amerikano pagkatapos nilang inumin ang laman nito. Pero dahil sa isa na itong antigong bagay ngayon, binibili ito ng mga kolektor. Kaya kung marami kang natagpuang mga lumang bote na tulad nito, siguro ay maaari kang kumita ng malaki sa pagbenta sa mga ito. Kung ang lumang bote naman na ito ay natagpuan ni Ka-TH June Mark na parang sadyang inayos sa isang lugar na kinalalagyan nito, masasabi kong ito ay posibleng marka. Bago tayo magtapos sa bilong ito, ay shoutout muna sa inyong lahat. At ako ay nagpapasalamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay sa aking bawat videos. Maraming salamat sa panonood. At para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing lagi mong ilagay sa iyong isipan na tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.